Guys, no, ngayon guys, meron po akong i-re-repair ngayon, no? At meron po akong ituturo po sa inyo guys, no, kung paano po natin maiwasan yung ating mga amplifier, no, natatagal po yung mga parts niya guys. Dahil po sa karamihan po na amplifier guys, no, tulad nito, itong amplifier na to guys, Sakura to guys, no, 5000 watts at ang problema lang po nito guys, no, nag lost contact lang po yung mga pisa nito, yung mga paa po ng pisa. Dahil po yung iba, yung mga paa po ng mga pisa natin ay kinalawang na po, no? Natanggal na po sa kanyang adjoy, no? Dahil sa kalawag, naputol po yung mga paa ng ating pisa. At mayroon po akong idea guys, no? Para po maiwasan po natin yung ating mga pisa, no, na hindi kalawangan yung mga paa. Ito po yung ang ganyang ano guys, no, ganyang mainboard ng ating amplifier, no. At ang ginawa ko nito guys, nilagyan ko po siya ng soldering paste guys, no. Ito nilagay ko po yung soldering paste niya guys sa mga paa po ng ating mga parts, no, sa amplifier guys, no. Dito nilagyan ko po mga resistor niya dahil po may mga kalawang na po, hindi po natin nahayaan guys, no, na maputol yung mga paa nito guys, no, sa kalawang. Nilagyan ko siya ng soldering paste guys. Yan. Nilagyan ko siya ng soldering paste. Yan, nilagyan ko siya nito guys para hindi po kalawangin, no, yung ating mga parts, no, ng itong amplifier nito. At ang problema lang po nito guys, no, nag lost contact lang kanyang kuan mga pisa. At mga ilang resistors guys ay nagkaputol-putol na po yung mga paa, no, sa kalawang. At nilagyan ko na po ng soldering paste. Yan. Lahat po dito yung resistor niya, mga transistor, tsaka mga diode, nilagyan ko po para iwas po kalawang, no. At ang gagawin po natin guys para mag-melt po tong soldering paste, no, para dumikit po sa mga paa ng ating mga pisa, at gagamitan natin siya guys ng soldering hot air guys, hot air, no. Ito gagamitan natin to guys ng hot air para mag-melt yung ano, no, yung soldering paste na ito, mag-melt. Ngayon iinitin na natin yung ano guys, no, yung soldering paste, no, dahil pinahiran ko na lahat yung mga pisa dito. Para mag-melt yun, ihahatir natin siya guys. Thank you.
mainit na po ang ating hot air, no? Ngayon, gamitan na natin siya ng hot air para mag-melt na po yung mga nilagay natin na soldering paste, guys. At kung bago ka lang sa channel ko, guys, mag-subscribe na po kayo, guys, no? At i-click nyo po yung notification bells, guys, para ma-update po kayo sa mga bagong upload ko na video. Ngayon, sisimulan na natin i-melt yung ating nilagay na soldering paste, no? Dahil po ito yung nilagay ko, hindi po ito conductor, no? Itong soldering paste, okay po ito siya sa mga kalawang, no? Para hindi po maputol yung mga paan ng ating mga pesa. Ayun, i-hot air natin siya, guys. Dinagdagan ko po siya ng init, no? Ito pwede na to, guys. Yan, guys, oh. Pag nainitan po kasi yung soldering paste natin, no, nagliliquid siya, guys. Dumidikit na siya sa mga paan ng ating mga pesa. Yan. Safety po to, guys, no, dahil hindi po ito conductor itong soldering paste natin. Ganito po kasi nangyayari, guys, no, pag yung ating mga amplifier, guys, no, is kalumaan na, kinalawang na po yung mga pesa, no, mga paan ng ating mga pesa. Pag matagal na po siya, matagal na po yung amplifier natin, ganyan po yung mangyayari, no. Pero para iwas po kalawang, guys, pwede naman natin lagyan ito, no, soldering paste. At para po mag-melt yung soldering paste natin, gamitan po natin ng hot air. Yan. Yan, guys, nag-melt na po siya, guys, oh. Dumikit na po sa paan ng ating mga pisa dito. Yan, guys, no, nag-melt na po yung mga soldering paste na nilagay ko, guys. Kasi marami na po ako naka-encounter po, no, na mga amplifier na nagpapaayos sa akin, guys. Yung mga problema po, guys, no, lalo na kung luma na yung amplifier, guys, yung mga pisa po niya, guys, no, napuputol po, guys, no, dahil po sa kalawang. At yung iba hindi na po magagamit, no, kahit hindi pa depektibo yung pesa, dahil po kinalawang na po yung kanyang mga paa. Hindi na po magagamit, guys, dahil naputol na po yung kanyang paa at hindi na po masusulda, no. Ang ginagawa ko noon, guys, ay
pinalitan ko na lang po ng bago, no, kahit hindi pa po pundi yung parts na yun, guys, dahil lang po sa kalawang, no, naputol. Dahil po itong ginamit ko, guys, no, dahil para po siyang oil, no, pag nagmelt siya, lalo na po kung uminit na yung ating amplifier, ginamit natin, eh maiiwasan po niya talaga yung mga kalawang, hindi na po kakalawangin yung mga pisa, no. At ito lang yung muna yung idea ko na ma-share sa inyo, guys, no, sa mga katik ko dyan. Ito lang po yung gagawin natin, no, kung yung ating mga amplifier, no, pag yung matagal na po na amplifier, kinakalawang na po kasi yung mga pyesa nito. Kung very useful po tong video ko, guys, huwag nyo pong kalimutan, guys, no, na mag-subscribe po kayo sa channel ko, guys, at i-click nyo po yung notification bells, guys, no, para updated po kayo sa mga bagong upload ko ba yung bit na video, guys. At dito lang po, guys, no, yung ating video ngayon, guys. Hope na may maitulong pa ko sa inyo, na may mapupulot po kayo na idea nitong video ko ngayon, guys, no.